nandito po kayo sa IDKP vlog. Ngayon po ang pag-aaralan natin ay tungkol sa Psalms 32:8. So ano ang nakasulat doon? I will instruct you and teach you in the way you should go, and I will counsel and watch over you. Yun ang sabi ng Lord sa Psalms 32:8. So, ngayon, in times of this pandemic, COVID-19, minsan hindi mo kailangan magpanik. Hindi mo kailangan mamblema sa mga bagay na sinasabi ng paligid. Kasi ang sabi naman ng Lord, I will instruct you. So, malinaw sa kanya yun na ituturo niya sa atin kung ano mga dapat natin gawin. So, i-instruct niya tayo kung ano yung mga sunod-sunod na gagawin. Tapos, iti-teach niya tayo kung paano gawin yung mga bagay na in-instruct niya. So, malinaw yun, no? So, hindi mo kailangan isipin yung bukas, bahala si Lord doon. I will counsel you kung sakaling dumating sa punto na kahit na hindi mo na nga alam gagawin, hindi mo pa rin mag-gets kung ano yung pinagagawa sa inyo ng Diyos. Nandiyan naman siya to comfort us, to counsel us, to love us, to care, no? So, hindi mo kailangan na mamblema kasi nandiyan lang si Lord. So, kung sakali man minsan hindi mo na alam ang gagawin, focus sa pag-pray mo. Open your Bible, open your spirit para sa Lord. Ito pa yung mas maganda. I will watch over you, sabi ng Lord, diba? So, ano yung watch? Ito mas malupit to, diba? Tayo, ako bilang isang ina. Anak ko, madapa lang siya ng isang beses, no? Halos gusto mo na talagang tumakbo doon para tulungan siya, para sagipin siya doon sa pagkakadapa niya. Yung gagawin mo lahat para hindi siya mapahamak, no? Cover mo siya sa lahat ng bagay. Di mas lalo ang ating Panginoon, na lalo ang ating Yahweh, no, na lalo ang ating Ama, na ang watch over you, baka ibibigyan niya sa iyo lahat. Hindi eh, hindi nga baka. It's true. Nabibigyan ka niya ng mga warrior angels, guardians, lahat. Bibigyan niya sa iyo yung mga bagay na kailangan mo during ganitong time, ganitong panahon na ikaw ay namumblema, ikaw ay di mo alam kung anong gagawin sa susunod na araw. So, sabi nga ng government ay 6 months, no? Ngayon, nasa 1 month quarantine tayo. Pero yung ganitong pandemic ay for 6 months. Pero it's okay. So, ako nga, kung ako yung tatanungin mo, it's okay, alam nyo bakit? Ako, isang taon na akong wala kaming work, mag-asawa. But the Lord instruct us, teach us, and counsel us, and especially watch over us. So, ngayon, hindi enough yung meron si Lord para sa amin. So, no need na magulumihan. Kasi God is with us. Yahweh is with us. So, yun ngang namatay ang ating tagapagligtas, no? Ang ating Messiah na matay para sa atin. E, naibigay niya yun. Yun pa kayang kakainin mo. So, ano bang pinaproblema mo? Pagkain lang yan, no? Kung yan ang poproblemahin mo malaki, eh may mas malaking problema sa mga susunod na panahon sa'yo kasi napaksimpleng bagay pa lang. Pinaproblema mo na. Why not wait dun sa plano ng Panginoon para sa'yo, plano ng Yahweh para sa'yo. So, ito yung panahon na ikaw ay maging positibo instead na maging negatibo. Ito yung panahon na isalalay mo sa ating Panginoon, sa ating Yahweh, ang buhay mo. Ito yung panahon para ikaw ay lumuhod, yumuko, at manalangin. Kasi it is done. It is finished. Tapos na ng Panginoon yung laban. Mag-walk ka na lang para doon, sa tagumpay na lang. At nasa iyo na yun. Wala nang kailangan pang problemahin. So, yun yung masarap doon. So, alam mo na may Diyos, alam mo may Yahweh na nasa iyo, na nakakandong sa iyo, o nakabuhat pa mismo sa iyo. So, huwag mo nang problemahin yung lahat ng bagay. Ito yung panahon na maging positibo sa lahat ng bagay. So, kung magiging positibo tayo, makakatulong pa tayo sa bansa, makakapag-isip,
malalaman mo kung anong mga dapat mong gawin sa mga susunod na araw. Hindi mo kailangan magpanik. Kailangan mo mag-isip. O kailangan mo ask si Lord kung ano yung mga dapat mong gawin para maging tama yung mga gagawin mo sa araw mo. Ito, sa loob ng isang buwan, nakakailang araw na tayo? 14, 15, 16, 17, 18. O panglimang araw na natin naka-quarantine. So, nakalimang araw ka na, imagine mo. Yun palang positive na. May 5 days ka nang na-overcome sa ganitong bagay. So, yung pa kayang mga susunod na araw na i-provide naman yung 5 days mo, no? So, na-i-provide din yung mga pangangailangan mo. So, yun palang ay sapat ng pasalamatan ng ating Panginoon. Tapos, sabi nga kung ano yung pakawalan mo sa langit ay pakakawalan sa lupa. So, ba't hindi mo pakawalan sa langit yung pagpapala ng ating Panginoon? So, hopefully, itong mensahe na ito ay nakatulong sa'yo para lagi kang mag-grow spiritually, so, emotionally. So, alam ko, stress ang lahat ng tao. So, hindi ka naman nag-iisa. Lahat na maraming tao na nagiging stress. So, dahil wala namang magagawa sa yung stress, magtulungan tayo na maging positibo para labanan yung pandemic na ito. Tayo po ay mga sundalo ng Diyos sa araw na ito, sa panahon na ito. Panalangin natin kung magtutulungan tayo this time, kung bubuksan natin yung langit this time, na ipanalangin na maging COVID-free yung Philippines. Magawa natin this time. Ito yung panahon na ipanalangin natin. So, declare positive things sa ating bansa. So, let us all pray. Heavenly Father, praying para sa aming bansa na maging COVID-19 free. So, this time, hindi alam namin hindi matatapos ang isang buwan na ito na kami ay free na sa lahat ng mga sitwasyon na ito. Gayun din, panalangin namin na ang Pilipinas ay iyong pinili at pinino. At alam namin na kaya namin to. Kami ay mga taong masayahin. Kami ay mga taong may pananampalataya. Kami ang tanging bansa sa Asian Christian. Naniniwala kami na itong pagiging naniniwala sa iyo, Panginoon, ay malaking bagay para manghawakan kami na kaya namin ang lahat ng mundo. We declare positive things sa buhay ng bawat isa sa amin na na-provide na yung pangangailangan ng bawat isa. Iningatan mo na ang buong Pilipinas para sa pandemic na ito. Hinover mo na. Dinideclare namin, binubuksan namin ang langit na hindi magtatagal ito at kami ay nagiging COVID-19 free. Reclaim din namin ang pag-iingat mo sa aming mga nanunungkulan, sa aming presidente, vice-presidente, sa mga senators, hanggang sa pinakamababang sektor ng namamahala sa bansang ito. At ang bawat tahanan ay maging may galak na nagpupuri sa iyo. At ikaw po yung madakila sa bawat tahanan. At ikaw po ang mag-cover ng lugar na ito ng aming bansa. Salamat, Panginoon, at kiniklaim na namin na ang iyong pag-iingat ay sumaano na. Hallelujah. Salamat po sa inyong pakikinig. Nawa nakatulong ito. Shalom!